kayang-kaya natin gumawa ng challenge na kalokohan. Kayang-kaya natin gumawa ng challenge na ang pasayahin naman natin ay ang nagbibigay ng buhay natin at kalakasan sa araw-araw. Magandang hapon, I challenge everyone mga kapatid, mga boss, amo, na gumawa tayo ng isang challenge na pag-share ng salita ng Diyos ayon sa ating pangunawa. Mga kapatid, wala itong kinalaman sa kung anong religion mo. Wala itong kinalaman kung anong paniniwala mo. Basta gagawin lang natin ay mag-share ng salita ng Diyos na galing ng Bible, of course. Tapos, i-explain natin kung ano yung pag-intindi natin sa Bible verse na ito. Kayang-kaya natin gumawa ng challenge na kalokohan. Kayang-kaya natin gumawa ng challenge na kayang-kaya natin gumawa ng challenge para mapasaya ang ating mga kaibigan. So ngayon mga kapatid, why not? Ang pasayahin naman natin ay ang nagbibigay ng buhay natin at kalakasan sa araw-araw. Ngayon mga kapatid, hindi ko inaasahan na may makikisama or may gagaya sa gagawin ko. Kung meron man, no, tinatch ng Panginoon to share His words, please tag me hanggang po dumami tayong gumagawa. So ayon, ano ba ang unang i-share ko, no, na Bible verse at ipapaliwanag ko kung ano yung pag-intindi ko dito. Of course, isa lang naman, no, yung kauna-unahan kong gustong i-share ay ito yung 1:3-16 na ayon po dito mga kapatid ay binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak which is Jesus Christ na mamatay, no, para iligtas tayo sa kasalanan. Binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak para iligtas tayo sa kasalanan. Of course, pinako sa krus. Para lahat ng maniwala sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun lang po, no? In short, sa Tagalog, 1:3-16, sa English naman, wikang Banyaga ay John 3:16. So, again, sa mga gusto makibahagi, please tag me. Itag natin yung bawat isa mga kapatid. Huwag na nating haluan ng ibang kanta. Or iwasan nating makapag-record ng mga kanta para hindi po makopyright. Kasi pag nakopyright po, kawawa naman po yung mag-share nito. So yun lang po. God bless everyone. Stay safe!